Ikadalawampu ng Hunyo, Huwebes, ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan niyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin niyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. At kung hindi niyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung patatawarin niyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Nang itinuro ni Jesus ang dasal na Ama namin sa kanyang mga alagad, sinabi niya na kailangang hangarin nila ang kabanalan na tulad ng sa Diyos. Makakamit nila ang kabanalang iyon sa pamamagitan ng kababaang loob, hindi pagkikimkim ng sama ng loob, at pagpapatawad sa kapwa. Minsan, patungo si Jesus sa Jerusalem, ngunit inutusan niya ang dalawa niyang mga alagad na maunang pumunta roon. Patungo sa banal na lungsod, tinangka ng mga alagad na dumaan sa bayan ng Samaria, ngunit ayaw silang padaanin ang mga pagano. Galit na galit ang mga alagad na bumalik kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila?" Pinigilan sila ni Jesus at pinayuhan mag-iba na lang sila ng daan. Ayaw ni Jesus ng karahasan o kaguluhan. Ipinapakita ni Jesus na ang kabanalan ng Ama ay nag-uugnay sa lahat ng kanyang mga anak. Sa halip na magkahiwa-hiwalay, ang kalooban ng Ama ay pagbuklurin tayong lahat at gawing isang bayan. Pagsasagawa, ang pagkahabag ng Diyos para sa atin ay maihahambing sa isang buong dagat. Patuloy na umaagos ang tubig nito at hindi natin makikita ang kanyang hangganan. Maging mahabagin rin sana tayo sa abot ng ating makakaya.